Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hi, it's Au again. Ayan, magbibigay tayo ng reaction dito sa isang Amerikanong nakapag-asawa ng Pinay na pinagpalit at niluloko ng isang tomboy. Ang asawa niya nakikipagrelasyon sa tomboy. Ayan. So ngayon, dumating ang Kano at sabi gustong papuntahin siya sa Maynila. Ang sabi pupunta siya pag once magbigay ng 100,000. Ganun kabilis mag-demand ang ating kapwa. Tapos ngayon, ang nangyari, dahil wala ang Amerikano, nagsisend siya ng $200 every week. So magkano yun, guys? Meron siyang, para siyang pensyonada, $800 a month. Ngayon, dahil alam niya na pupunta doon yung lalaki, yung Amerikano, doon kay Sir Rafi Tulfo, 1:58 p.m. before the 2 o'clock na mag-on-air si Sir Rafi Tulfo, sabi niya, huwag ka nang mag-send ng pera. Stop mo na yung mag-send ng pera sa akin. See? Clever woman. Kasi alam niya na papunta doon ang Amerikano para kahit paano babasahin yung message niya. So, masabi na, yun nga, hindi siya nag-a-after sa pera. Tapos, meron siyang guts na para sabihin doon sa Amerikano na huwag kang mag-jealous sa kanya. Wala naman yan siyang penis. See? Kahit wala yan, tao yung tomboy. Tao ka, tao yung Amerikano. Ang involved dito ay ang pagmamahal at ang honesty, ang trust na sisirain mo sa isang relasyon na pinasok mo. Yun. Hindi yun dahil porket walang yung tomboy. Ganun lang. Lalaruin mo yung dalawa. So, that's not good. And then, napakabait nitong Amerikano dahil cool lang niya kung magsalita dun kay Sir Rafi Tulfo. Ayun nga, sabi niya na mahal na mahal niya itong kanyang asawa na si Gina Lynn, pero nasa kanyang desisyon na talaga kung ano ba talaga yung desisyon niya. So nag-aantay na lang talaga itong Amerikano na sana nga ay babalik sa kanya yung Pinay. Pero sabi nga ni Sir Rafi Tulfo na sinayang niya yung opportunity na sobrang bait nung Amerikano. Tapos ayan lang, parang inabuso lang. Ayan, kasi ang Amerikano, nagtatrabaho siya sa Amerika, syempre, no? And then, pupunta lang siya ng Pilipinas to meet yung asawa niya. Magstay lang siya ng 3 to 5 weeks, I think so, and every year. Tapos, kinasal lang sila is 2019, May 2019. So, bago lang. Tapos, nag-stalk ako doon sa Facebook ng Sheila Tan. Meron silang kissing, parang ganyan ba, pero 2018 pa naman yon. So, ayun nga, pero binulaan na naman talaga ng asawa niya na huwag kang magselos doon. Kasi nga, tomboy naman yun, kung parang ganyan. Pero, tomboy man yan, bakla man yan, lalaki man yan, babae man yan, huwag mong laruin ang damdamin ng tao dahil mahirap kung sa'yo yan magbabounce. Ganun lang yun. Pero para kay Mr. Kano, ayan, huwag kang mag-alala dahil marami pa din talagang mga Pilipina na mabubuti alam mo, makatagpo ka rin talaga ng talagang as in na para sa'yo. Sa ngayon, ganyan lang talaga yun eh. Minsan, hindi magsasucess ang isang samahan. So, it doesn't mean na hindi ka na pwedeng magmahal ng Pinay. Pero nasa iyo pa din yun, ayan. Kasi kahit anong nationality naman eh, pag sino yung gagawa ng masama, kahit anong nationality yan, madadrag din yung national, yung mismong lahi nila. Parang ganyan lang yan. So sa atin naman, kapwa Pilipino, di sabi nga ni Sir Rafi Tulfo na
dinadrag daw na mapapahiya ang ating lahi. Pero kahit ano pong lahi, meron at meron yan. So, nasa atin na po talaga yun, paano kilatisin kung talagang mahal tayo ng totoo sa ng isang tao. Ganun lang yun. So, hanggang sa muli po, ayan. Sana nga lang naman ay haharap na talaga itong si Jenaline para naman na matapos ng kanilang kaguluhan. Ayan, hanggang sa muli po, ito si Ao, nagsasabing laging good vibes lang. Ayan, hanggang sa muli po. Good afternoon all. Bye!